Ngayon pong mabilis din na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Eh kabayan, alamin po natin kung paano tayo makapagtitipid at maiiwasan nga itong epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Makakasama po natin ang financial expert na si Astro Del Castillo. Sir Astro, ito simpleng bagay lang ha. Paano ba tayo magtitipid at malalampasan natin itong inflation na 8.7% na ngayon? Adrian, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Oo nga, Adrian, no? Napaka-challenging ngayon. Lalo na it seems like yung inflation will continue to creep higher, no? So kailangan talagang, ang pinaka-importante, kailangan talagang paghandaan, pagplanuhan ang maayos ng ating mga kababayan. Karamihan nating mga kababayan kasi day by day yung plano nila eh. Hindi, dapat medyo stretch natin, no? Habaan natin ang pagpaplano. Kailangan pag nagplano tayo, titingnan natin kung ano yung mga resources na kailangan talaga nating i-prioritize. Kailangan priority natin yung mga kailangan natin, hindi yung mga luho, no? Kailangan malaman natin kung magkano ang natatanggap natin at para ma-maximize natin kung ano yung talagang kailangan paggastos natin, no? Yung expenses natin, kailangan malaman din natin, no? Para naman magagabayan tayo kung magkano lang ang kaya nating bilihin sa pang-araw-araw, sa buwan at sa taon, no? Mm-hmm. So kumbaga yun nga yung prioritize yung mga bilihin, wag muna yung mga luho. So ano po yung dapat nating i-prioritize? Kaso parang yung mga nagtataasan din naman yun din yung ating mga priority eh. Ano po? Tama yun, Adrian, no? Alam mo naman ang priority dapat ng isang individual, isang pamilya ay pagkain, no? Yung kanyang titirahan, yung kanyang edukasyon, yung kanyang ngayon dahil pandemic pa, yung kanyang kalusugan, yan ang mga dapat priorities, no? However, ngayon dahil digital world na rin tayo, kailangan mag-allocate ka na rin ng kaunti sa communication mo, no? Para naman na ikaw ay maka-cope up sa hindi lang sa eskwelahan, hindi lang sa opisina, pati rin na rin sa mga transaction sa gobyerno. So ito dapat yung mga priorities, no? Adrian, kasi napansin natin, alam mo, one of the best consumers sa mga Filipino. Minsan, gastos na lang sila ng gastos pag merong dumating na pera sa kanila. Hindi, kailangan po pagplanuhan, i-prioritize, at kailangan yung financial goal win po tayo, no? At hindi lang po tayo lagi dapat magtipid at magplano. Kailangan kasama rin po sa pagpaplano natin ay pag-upgrade ng ating skills. Nakalimutan na po natin ng ating mga kababayan i-upgrade yung skills nila. Kailangan tuloy pa rin po ang pag-aaral. Kailangan tuloy pa rin po ang panibagong kaalaman, no? Para naman mas ma-promote kayo sa inyong karera, mas makakuha kayo ng mas maayos na trabaho, lalo na madami namang oportunidad na nakikita tayo moving forward. Mm-mm. Mas para may dagdag tayong kita. Yun nga, kanina nababanggit po ni Labor Secretary Benny Laguesma yung mga non-wage benefits na pwedeng ino-offer sa ibang mga kumpanya na mga additional training, livelihood training. Kasi mahalaga ito, no? Pandagdag sa gastos ng isang pamilya, lalo na yung halimbawa, isa lang yung kumikita, di ba? Kung yung isang magulang ay nag-aalaga, malaking bagay na rin ito, no? Sir Astro? Yes, tama, no? I-explore nila yung mga libreng paaral na yan ng gobyerno at even sa pribadong sektor, no? Madami ng websites na nagtuturo paano ba ang financial planning, paano ba ang magsalita ng English, paano ba pasukin ang financial markets, no? Paano mag-invest sa mga ibang investment instruments, no? Doon nila lagyan ng mas maraming oras kaysa sa mag-social media sila na mag-social media, no? Alam mo yung pag-aaral ngayon mas parang hindi nakaka-focus sa sobrang multitasking ng karamihan ng kabataan, even ng mga adults, nakalimutan na nila mag-aral. Okay. Mag-i-upgrade ang kanilang skills. Yung isa na lang, Sir Astro, yung sinasabi mong luho, ano yung dapat iwasan ng ating mga kababayan na luho? Nako, Adrian, mahilig yung ating mga kababayan ang mga laging bagong telepono or dalawang telepono, no? Yan ang nakikita natin, yung mga hindi kailangan ng mga gadgets, wag na po. Ang priority talaga ho natin, pagkain, edukasyon, yung mga nabanggit natin kanina, no, yung sa yung shelter, no. Yan po dapat ang priority natin. Mm-hmm. Maraming salamat. Yan po dapat sundin natin, ano. Maraming salamat, Sir Astro.
Adrian, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yan, si Sir Astro Del Castillo, isa pong financial expert. Pakinggan po natin yung kanyang mga payo, yung mga nagpaplano halimbawa na bumili ng cellphone kung medyo tight po sa budget, ipagpaliban na raw po muna at para naman din malampasan natin itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O paano, kabayan? Tulad nga ng pagkakasabi ni kabayan na Noli De Castro, ay ngayon po ay tayo po ay magpapaalam na po. Marami pong salamat sa pakikinig. Sana po ay nabigyan po namin kayo ng mahalagang impormasyon para sa araw na ito.